So we are back again, guys. So tinakwa natin sa ano? Hold up. Hold up. So tinakwa natin sa unboxing. By the way, one more isa bago lahat yung shoutout sa Tribal, binigyan kami ng damit. So tinakwa namin sa unboxing sa mystery box. So unbox na natin lahat-lahat ng to. Nag-arap ko ang chick sa Facebook. De, so unbox natin. So nakikita nyo Redmi K20 Pro. Ang dami nagsasadogs. Kumitimi yan. So 6GB of RAM. 64GB of ROM. Tapos, naka-Snapdragon yung bago ito eh. Yung resin nila. Patingnan natin. So, price range nito nasa 23 to 24K. Okay, tanggalin natin yan. Bam! So, eto, sure ko may kasama itong plastic na ni. So, overall, men, sa ngayon, naiskam pa din tayo ni Lazada. Hindi pa ginakabawi. Okay, what the fuck? Ganda. Hindi siya transparent. So, basically, dito pa lang okay na siya. So, yeah. Lagyan na natin ito kagad dito. So, dito sa box, may kasamang yung charger. Type C charge yung ano. So basically yan, wala na tayong pakidyan. OJT. Ito yung anya, so kulay blue yung likod. Parang ayoko ilagay ito eh. Ayoko pag ayoko ilagay kasi masyado maganda yung likod. So overall guys, para sa akin, napakaganda ng likod niya. Yung likod niya pa lang guys, maganda. So dalawang camera, tatlo yung camera niya. So nanosim, buksan natin. Para makita nyo. Tapos tanggal natin. So Redmi K20 Pro. Ayoko lagay ito eh. Pero no choice, tingnan natin kung maganda. 24K price range, okay? Next natin, English. Next, add network. Pasok tayo sa isa, sa Asus 5G natin. Yan na, connect natin, lahat-lahat. Tapos gagawin natin dito guys, da-download din natin ML, 5G Mobile, para makita natin kung maganda, lahat-lahat. Fingerprint, or only screen lock. Wala akong nakitang ano yung fingerprint, ano doon. So, gagawin natin pattern, pin, password. So, lagyan natin, draw a simple pattern with your finger to unlock device. Enter for, ito na lang muna. Remember your lock screen password. You forget you have to erase all data. Blah blah blah. So maglalagay ng type fingerprint. Paano to? Hindi ko kasi alam ito eh. Don't show it again. Got it. So dito. So naano niya lahat ha? Kinukuha niya lahat. So first time ko na magkaagad to ha. So makita agad kung gano'n kabilis. Real talk. Kasi first sa Samsung S10 ba? Ay sa Samsung S10. Saan yung ano? Fingerprint. Sa gitna din diba? O dito sa likod? Sa gitna. Okay, so nakalimutan ko na ata. So, yun, default. Buttons, full screen gesture. Full screen gesture tayo, guys. Para mas ano, go to home screen na. Okay, ba? Ito na, mali. Yeah. Ready, okay. So, there go. Unlock natin. This is a... So may update ngayon. Yun natin, update natin for the time being. Nakikita nyo kasi may lumalabas dito guys. Nakita nyo may lumalabas. Tapos ano ulit natin, tapatay natin. Nanyo may makikita nyo. Oh, nakikita nyan? Pindot. Okay. Sa ngayon, gusto ko siya. Sa ngayon guys, gusto ko siya. Sa price range niya, sabihin natin, yun nga, 24K. Advanced, meron ng mga tech na hindi natin nakikita sa mga budget phone. Pero kung price range pag-uusapan, syempre nasa Realme pa din ako. 12K, smooth ML, smooth lahat. Napaka-basic niyang gamitin. Yun nga lang, eto, tingnan natin yung camera niya. Okay, so yung camera niya dyan, guys. Okay, malinaw naman siya. Try natin itong kabila. 2x. Ultra wide. Ito maganda. Ito gusto. Now, yung front camera niya. Since wala siyang front camera dito, tignan natin. Paano ba rotate to? Ito. Alright! Again. Tignan mo. Front camera. Ay! Pukin ang angas. Alright, I like it. For the time being, I like it talaga. So, saan yung Apple Store dito? Gago putol yan. Kaya nga, bigay ko sa'yo. So, saan yung Apple Store dito? Wala kasi ng Apple Store. Google Play pala. Wala nga, gago, wala. Ayan, Play Store. Ay, no. Saan? Yung App Store yan. App Store yan eh. Gago, wala. Duling lang talaga ako, talagang wala. Gago, Chinese lang to yung mga Chinese eh. Ayun lang lahat? Ayun lang? Oo. Oh.
Uwe no. Doon sa App Store, wala? Kaya wala. Chinese lahat. Ano yung App Store, wala? App Store. Yun nga yun, chinik ko. Kabila. Download, talanapin natin. Putang ina, man. Hindi ata to international eh. Ano kung nadali ka ng Lazada, sir? Putang ina, Lazada. Putang ina nyo. Basta bagong update, hintayin natin. Reboot now. Tingnan natin, baka may ano. Puta, nakakabawan tuloy ako. So ito na guys, Kimovil. Redmi Note 7. Dami ah. Wala siya. Ito, dito. So nasa top 5 bestseller siya. Okay. Tingnan natin. So, 388 ang Tutu benchmark. Napakataas guys, napakataas. 9.5 is yung ano niya. Kaya natin dito yung ano niya, mga processor. So, Snapdragon 855, yung pinaka-latest. Tapos, octa-core yun, like we said. Adreno 640, 6GB of RAM. Nakikita niyan guys, blah, blah, blah. Basically, pinabasa ko lang. Okay. So, fingerprint sensor, lahat. I mean, yung camera niya, 14MP. Pero, sabihin natin, okay. Huwag tayo pumasok dun sa stat na yun. Parang mas gusto natin talaga sa gaming. Okay, lipat tayo ng puwan. Putang ina yung agaw natin. O, sanay chinelas ko? Ginatgan ni Bailey! Mabs ko, maayos-ayos ka. So, 43%. So, pag-usapan natin. So, pag wala itong Google Play, man. Normally, meron ito, no? Ano, Huawei? Hindi, yung ano? Redmi. Real, hindi, K-Pro. K20. Ka lang, K-Pro. Ganun yan! Gago ka sa Chinese! Paano to? So, ito yung saksakan niya. Fast charger ba ito? Ilan na ba ito? Okay, mabilis din naman ito eh. Type-C siya guys, Type-C. So basically ngayon yung mga bagong phone going for the Type-C na. Pero mas syempre mas maganda pa rin yung old school kasi mas reliable sa lahat. Pa-charger ng bay, pa-charger ng ganyan. Meron ka talaga nun, di ba? So pinasok ulit natin. Tayo lang natin guys, 66% na. Yeah, overall man, ang masabi ko dito sa... For the time being, camera-wise, good siya. High-tech technology. So, pinag-usapan din naman kasi natin dito 24K guys. Hindi lahat ng tao afford dyan, okay? So, if ever going for the budget side, Realme pa din ako. Honestly, kukunin ko yung Realme 3GB, di ba yung 3GB? O yung 4GB pala, 4GB, 3GB ba? So, ayun na yun, kukunin ko pa yung tagdi 12K nila, yung almost 13K. The best yun, swak yun sa bulsa. Sabi natin, 24K ito, so lamang to na 10K pesos. Yung 13K, bili ka Realme, tapos yung 10K, pambili mo ng load or pagkain sa bahay nyo, etc. Hindi lahat ng tao afford yung 24K. Hindi lahat ng tao kayang kumita ng 30K a month, di ba? So, yun na, tapos na mag-update. Fingerprint sensor, boom, bukas, enter password. So sabihin nyo, dog, sandahin nyo na cellphone dyan. Anong gagawin nyo sa mga cellphone? So basically, baka ipahigam ko sa mga player. So paano to? So wala pa rin talagang Google Pro. Putang ina, paano to? Gago, paano to? Tapos yung keyboard ko, Chinese. The fuck? Settings, sabunta natin settings. Ganto na lang. Settings, tapos... Ano wala talaga, man? O gago, naka-Chinese pa yung ano? Oo. Yun ang palitan yung tol. Gago pa akong tanga dito. Additional settings. Language input. English. Gago wala. Chinese lahat. Gago Lazada. In-scam tayo. Anong gagawin ko dito? Parot mo kit eh. Mod. Kaya mo tayo mod? Buta sa wakas may tulong na rin tong OJT natin, sir. Follow my page. Time gaming. Ah, yun. Labo na. Oh, tapos na. Hindi na kailangan root yan. Nasa settings lang yun eh. May nakita akong Google eh. Google eh. So, gagawin natin dito, google.com, go, tapos, Google Play Store, di ba yun? Makita natin, download immediately, downloading. So, kailangan nyo muna talagang downloadin lahat-lahat. Setting, allow from ano. Napaka-ano na ito, guys, napaka-hassle. So, install natin siya ngayon. Google Play Store, ni-install natin. So, I mean, overall, dito pa lang, guys, downside na dito. Sure ko, meron naman ata sila yung international version, but still, man, napaka-fucked up ni ano. So, sign in na ako, guys, pag nyo muna tingnan, mga sir. Sabi ko sa inyo, man, you can never trust Lazada talaga. No, may Chinese pa din, no? Putang ina. Ako po, Lazada, putang ina. Alam nyo yun, yung okay na lahat-lahat, tapos putang ina. Talagang aasikasoy mo from A to C. Pero overall, man, bam, battery neto, 4,000 mAh ata. At check natin yung battery neto. So, pag ako malakas, eh, mag-ano ba talaga? Hold me, bakit? Saan yung battery neto? Bakit, mga tol? 4,000 mAh nga. So, downloadin natin Mobile Legends. Oh, battery. Gago na wala. So habang nag-install, open natin yung Mobile Legend. So may ganyan-ganyan pa basically, game booster. So, in-game shortcut, hand recall, reply, blah blah blah. So, tiyan natin dito kung ano pa meron. Settings, performance, mode, start. Yeah, whatever.
Yun lang yung ano niya. Ano natin ha. Nakaboost ito ngayon directly guys. So nakikita niyo yung screen. Napakaganda po ba tayo? Diwanag. Naliliwanagan ka ba or tama lang? Tama lang. Ayoko. So tingnan natin dito baba natin. Brightness taas natin. Pag todo talaga yung bigayan ni kuya. So overall man, 6.4 yung ano niya. Yung screen niya. Sabi natin 6.3, 6.4. So yeah. So hindi siya naka 60 frame per ano. Napowered nun. Naka ano naman. Hindi ba yung na-activate sa settings? Activate pa nga eh. Pero dapat normally pagka ma-recognize niya na kaagad eh. Ma-recognize niya na kaagad. Settings na tayo sir. So hyper mode, bam. Nangyari dun. Baggy siya, to be honest, for Mobile Legend. I mean, baka sa akin lang to. Baka sa phone ko lang to, may issue na to. Okay, ayoko agad mag-judge. But still, man, kung nagaganap to sa akin, pwede din maganap sa inyo. Okay? Sa Red Magic, di ko pa to nakita. Sana sa Realme, man, super budget phone, di ko pa nakita nag-bug yun. Realme 3 Pro, hindi Realme 3 lang. Realme 3 Pro, never ko pa nakita nag-bug yun. Ikaw natin, baka dahil dun sa, ano, yan, bam. Nakikita nyo. There go. Whatever. Welcome to Mobile Legend. Okay. Hey, ha? Hindi nga smooth eh. Settings natin. HD display on. Shadow on. Colorblind on. Character frame on. Lahat on. And then let's put it to high quality. Boom. Tapos. Yan na, smooth na siya. Smooth na. Super smooth. Okay. I mean, for this caliber naman talaga, expect mo na yon guys. So overall, sa Mobile Legend, smooth siya. Then, expected mo na yon. Okay. Maganda naman siya, like I said. Camera niya tumataas. Baka yung problema lang talaga dahil sa akin. Hindi naman dahil sa akin. Dahil, yun nga, sabi natin, sa 100 na phone, may isang, yun naman yung defect. Pero yun nga, yung konti or dahil galing to sa China. But off, ay nga, nakaka-turn off yun. Sabi natin, pwede yun maganap sa inyo. Di ba? So, recommend ko ba to? Yeah, man, kung may budget kayo, man, pwede na. Goods naman siya, 24K. Nagustuhan ko talaga sa inyo, kulay niya. Tapos eto yung, ano niya, hindi yung plastic. At maganda talaga yung quality. Plastic siya, pero alam mo yun, on a sense na, yes, you're paying what, ano ba yun? Ano ba yung term na yun? Pay what to me, pay what you get for. Oh, you pay what you get talaga. Is what you get is what you pay, whatever. Fuck that shit. Fuck that shit! Lazada, ano na, tangina. Ano, maayos ka tingnan. Naka-live ka? So yan, na-download na yung ano, PUBG Mobile. Installing na guys. So makita dito PUBG Mobile. Now, network stability. Sa may 4G siya. Ay, 5G pala sa Wi-Fi. Now, sa SIM card, di ko talaga alam guys. Kahit din ako hindi ako mahilig tumawag. Solve na ako sa phone ko. Ginagamit ko ngayon Realme 3. Pang tawag lahat-lahat. Kasi gawain dito sa Pilipinas, mas maganda yung coverage niya. Diba? Ayun yung sa akin. Now, try natin itong PUB. Gawin natin ito, Pab. Ito sabihin ko sa inyo kung worth it ba talaga siya. Para sa akin, ha. If ever na gusto nyo kumuha ng Android, go for Realme 3 na lang talaga. Sabi mo, Dogs, kasi sponsor ka. No, tol, hindi ako ni-sponsor ka. Realme 3 for 13K. Makapaglago ka na, magagawa mo na yung mga gusto mo. Now, kung gusto, kukunin mo to basically sa technology niya. Tumataas yung front camera, yung finger sensor nandito sa gitna. Pwede mong i-flex yun. Flex, bam. Sabihin natin. Sa bulsa mo, tapos may chicks ka nakita. Bam. Open sesame. Di ba ba? Pang flex lang talaga sir. Ayun, nakita mo siya, nakita mo bam, nakita mo yung cheeks. Ayun, selfie tayo, asan yung camera mo? Ha? Wala ba? Bam, taas. Easy! Di ba? Bumaba ba? Oh! Nakita mo yung cheeks, bam. Oh, selfie tayo, wala ka, ano, wala ka, front camera. Boom. Technology, biatch. Di ba, mga ganun. 2019 na tayo. Ayun yung mga pwede mong i-flex. Now, tingin natin dito, blah, 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 red. Tapos, play. Ay, mali. Cancel. Guess lang tayo, mga sir. Bam. Pwede ko mag-install pa to ng mga ano. Pero tingin lang natin. Asia, yes, whatever. Kuha tayo ng cheeks. Tapos, kalbon cheeks. Tapos, yung pangalan is buko na matata. So, pero ang pinakamaganda dito, guys, hindi basically yan. Ang smooth, tapos muntok sa extreme. Okay. Mas fluid pa yan. So, super fluid, nakikita nyo. 120 FPS, di ba? Yeah, 120 FPS. Sorry, guys. Frame per second pala. Now, paasok tayo. Start matching. Kaya natin kung smooth dito. Lahat-lahat. Pero umiinit siya, guys. Kahit yung cover niya umiinit. Hawakan mo.
Uminit. Mainit. Bilis ka uminit. Tignan natin pag wala pa itong ano niya. Waha mo, waha mo. Teka, waha mo tayong mainit, Galaxy. Waha mo. Hindi ba mababasag sa lamin yun, sir? So, overall, man, smooth gaming siya. Pero yun nga lang, mainit talaga dito. Dito okay lang. Dito banda okay lang. Pero dito mainit. So, overall, smooth siya. Bam, bam, bam. Yeah. Nakita nyo, 120 FPS. Super smooth. But, mainit. Red Magic 3. Di siya uminit. 30K. Add 6K. Quality. 24K. Na, nasa inyo na yan. Design nyo na yan. Okay, nasa inyo na yung decision, guys. But that is Redmi K20 Pro. Okay? Wala tayong pake sa camera. Flex lang yan. Pa-flex lang. Boom. Gusto mong flex? Flex. 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 May kasama ka, chicks. Picture tayo! Chicks, miss. Di ba? Chicks, miss. Yeah, so, yun nga guys, pang-flex siya, maganda siya overall. If you're going for a high technology base, 2018 na 2019 yung ano niya, maganda to. But for gaming, umiinit siya. If ever gusto yung pang-gaming talaga, go for the gaming. Add ka na 6K, OnePlus. Nandiyan si OnePlus, Red Magic, Black Shark, you know, mga ganun. Ton, maiinit siya. Pero overall, man, this is a hybrid phone, okay? Pero kung gusto nyo yung hybrid phone, Realme 3 Pro talaga ako. Nasa budget na yun, lahat na kailangan mo nandun na, basically. But still, nandito yung pa-flex category niya. So, nasa inyo na yan mag-decide kung anong gusto nyo, okay? So, yeah, guys, that is it na gusto nyo. Bra! Ska! Bago ligo si Dale.